Ang episode po natin ngayong araw ay patungkol po sa pag-aalaga at pag-aabono ng radish o labanos. Sa pagtatanim po ng radish o labanos ay pumili tayo ng dekalidad na buto. Pwede po tayong magpunla o pwede rin mag-direct ng pagtatanim. So ang ating pong ginawa dito ay nagpunla muna tayo bago tayo nag-transplant. Pagkalipas po ng 10 araw ay dapat tayong mag-apply ng abonong urea na tinunaw o drenching. Pagkatapos naman ito ay mag-apply din tayo ng foliar fertilizer na inihalo natin sa insecticide. Pagkalipas po ng isang buwan ay mag-apply na po tayo ng calcium nitrate at complete fertilizer na pinaghalo. 75 grams lang po ang ating ilalagay na calcium nitrate at complete fertilizer at ating itong tutunawin sa isang balding tubig o 16 liters. Isang tabo po ay dalawang puno ng radish ang ating bunuhan. Kung marami po yung radish ay pwede isang tabo yung abonong ilalagay natin. Ilagay yung pagka-abono ng radish para mas lumaki yung kanyang bunga. Tayo malapit sa puno at ilagay ng kalahating tabo. Tapos mag-abono sa mga radish, dapat pong diligan ka agad. Diligan natin ng malinis sa tubig. Isa rin po sa management ng pag-aalaga ng radish ay ang pagtitrim o pagpuprone sa ating mga radish. Kung marami pong mga halaman na radish ay pwede natin bunutin, lalo yung mga payat na radish na sa tingin natin ay hindi na magbibigay ng bunga. So atin din tanggalan ang mga sobrang dahon para mag-focus ang radish doon sa pagpapalaki ng mga laman nito. Pagkalipas po ng 50 araw ay maaari na po tayong umanin ng ating mga tanim na labanos o radish. So kailangan po ang bawat laman nito ay magtitimbang ng 100 gramo hanggang 200 gramo. Ang pag-aani po ay gawin ninyo ng maagang maaga o dapit hapon.